Mas pinahihigpitan ng DepEd ang pagbabantay sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa grade 8 students sa Agoncillo, Batangas. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Iskinundena ng Department of Education o DepEd ang pamamaril sa estudyante. Isinasagawa naman ang counseling para sa mga mag-aaral para hindi maramdaman ang trauma. Mariing kinundena ng Department of Education o DepEd ang anilay brutal na pagkitil sa inosenteng buhay ng estudyante sa Agoncillo, Batangas. Inihayag yan ang kagawaran kasunod ng pagbaril sa 13 anyos sa grade 8 student sa nasabing bayan. Binaril ang estudyanteng babae habang papasok sa eskwela nito lang nakaraang linggo. Unfortunate and sudden po yung nangyari dun sa especially grade 8 student on her way to school. Pero at ngayon nakikipag-coordinate kami sa magulang, nakikipag-coordinate kami sa authorities kung ano po yung latest na nangyayari po or ano yung mga pwede naming maitulong on the part po ng DepEd. Pinatututukan ng DepEd sa mga otoridad ang kaso para mapanagot ang nasa likod ng krimen. Ayon sa kagawaran, nagsasagawa ng counseling intervention sa paaralan na pinangyarihan ng krimen. Hindi lang po dun sa mga nandoon sa vicinity but ginawa po namin sa buong school na po para maalis na yung mga trauma and magkaroon po ng at least peace of mind dun sa mga bata. Hindi maiwasang matakot ng ilang mga magulang dahil sa balita. Kung hindi man security guard, may mga tauhan sa barangay na nagbabantay rin sa iba't ibang public school sa Batangas. Tututukan ko yung aking apo or anak para bantayan ko siya dito paglabas pa lamang ng room. Talaga naman po ina-advise na rin naman nila po sa amin na ang mga bata isusunduin namin. Ay, siyempre po, natakot po para po sa aking mga anak. Kailangan po laging safe. Kaya po, kahit po napakainit ng panahon, nagpapakahirap po kami para masundo lang yung aking mga anak. May person of interest na raw ang pulisya sa nasa likod ng pamamaril. Bukod sa sakay sa motorsiklo ang gunman, nakaitim na jacket, nakamaong pants at nakachinelas daw ito. Yung personal motive po, hindi wala ko tayong nakikita ng ganun. Okay. Because meron po tayong dinitig ng angulo, sir, na it could be a mistaken identity na may ibang target po yung suspect. It's just so happen na may pagkakatulad ating biktima doon siguro sa kanyang target. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ng pulisya sa kaso. Ace, ayon sa pulisya ay ine-establish pa rin nila yung motibo sa krimen, lalo't base sa pagsisiyasat ay wala naman daw nakakaalitan yung biktima. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.